kasi ito po ang ating naturalis ang katawan, makasalala po yan. Pinakailangan ipanganak ang muli sa presensya ng Diyos. Alam mo po, Jesus out and said, "I'm going to let you know that I said, I said, I'm going to be born again." Kasi pakasalanan po yung naturalesa natin. Yung isip mo natin na tuloy yung iniis. Talagyan ng isang kaibigan mo, yung poste na yung walang pahagal, matawa na yung iniisip. Lahat po tayo ganun. Kung hindi man ganun, masyado tayo mamamintas. Lahat ganun. Maganda sa akin, tayo na. Ang maganda ang kita. Hinabi na natin pa ngayon Diyos in 10 chapter 3, 10 chapter 3 verse 3 and 5. No? Because entering into the kingdom of God is a matter of having a new life from God. Yun po yung prerequisite po yun. Yun po yung inaarap ng ating Panginoon. Ibibigay mo yung kanyang buhay, yung buhay mo sa Panginoon, ang aminin mo na lahat kapagkat without God, we can do nothing. God love God, without man is nothing. At God, without man is nothing. E lahat, gagawin po natin, pakikita po natin, sabi na natin sa Panginoon, kasi kala natin, kumano na mabuti, okay na, tapos na yung proud pa tayo, pride pa tayo, kasi binibilang po natin, alam niyo po, hindi natin kailan kung magbilang ang ating ginagawa mabuti, para tayo maligtas, kasi kung hindi tayo, gagawa po tayo ito, kasi obligasyon yun ng tao na nasa Panginoon. Anong sinabi na natin po, verse 15. Sabi niya, ano nangyari sa akin? Nalulungkot ako sa sinasabi kong tama yan. Bagay na sinasabi kong pero yung mabagay sa akin kong katawan, tama na nilaban niya sa sinasabi mo. Pag gusto mong kumuha ng mabuti, magkasalanan ay lapat na lapat sa akin. Pero pag ayaw na ayaw kong gawin, sino ba nang ako nagagawa? Alam ko sabi niya, tawa-tawa. Sabi, kailangan natin ang puro. Kailangan natin. Kailangan talaga ng palibat puro. May control sa atas. Kailangan natin ang puro. Sabi ka lang, John 15, I am the vine, of you, Jesus. You are the branches. If you remain in me, in you, and I in you, you will bear much fruit. Apart from you, you can do nothing. Alam niyo po ba ang problema po? The problem po ay life is hard to bear. Ay ito po. Maraming mga tao ayaw pinapagalingin ng Diyos sa kanilang buhay. At maraming mga tao ay binibigyan po nila yung small part. Pagod ito ha, ito, pero ito atin ito. Kung yung problema, may pangbili sa ito sa buhay. Hindi pa naman ang case na yun. Babalikan niya yung kasalanan niya. Mabuhun niya rin. Eh, marami mo man ang palatay ang isang pagingin natin na pinito. Malungkot pa rin ang kumikama. Hindi nagtutuloy-tuloy. Kasi pag nakakaranas ka po, yung kalawang mga kasalanan, di malaki alawag pa, di malungkot sa mga problema, kaya nga lang ulit tayo sa kasalanan. Yung puno ko. Salamat. Seryosohin ko na rin sa mga tablon ng God with Jesus. Kaya kukuha ng ating Diyos sa mga kaibigan. Kung dahil naman po mga kapatid ko, ay patuloy nahaharap sa ating Panginoon ang Diyos ay hinahin ng bahay niya.
Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Sabi ng ating Panginoon, maging maganda po yung mama to ni all the that labor and are heavily laden, let it be the rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah! Magamat ang Diyos natin na yung Diyos na makapangyarihan, we respect our decision. May na-respect mo po. Hindi niya insist na kanya. Alam niyo, kaya nga is natin, di ba, pagkakumakan-kumakan. Ang tao pagkakumakan-kumakan. Kaysa talaga natin. Sabi niya na pagkakumakan-kumakan. Narinigin. Pero minsan tayo pagkakumakan-kumakan, takot pa tayo eh. Pero yung Diyos ko lang sa akin yung bago. Maraming beses pumatakot sa akin ang Diyos. Amen! Maraming beses. At kung makakakita kayo ng film ko pa, para mabuksan niya ng floor na nasa buhay. Nasa sakit, wala ko, sinarado. Kaya kung bubuksan mo siya, kaya ano mo nangyari siya, sabi na lang, mabibigyan ka ng buhay. Isang masayang buhay. Pag dito po, marami po problema. Pero sa kabila ng problema yun, at the end of the day, yung matutulog na ang kapwa at the center of the school. Masaya. Ang hila po, ng isang buhay na maraming kapatakot, maraming kapatakot, maraming kapatakot. Ito ay ito ng aming pasto, sa isang province, hiramin ko na po. Mayroon isang magpapatigit ng pasay. Nagadala nila. Pagod na pagod siya, nakita po siya na kanyang kasama. Pero po nalagyan niyo, meron po panero, meron po pangsaro. Sabi niya, sumakay ka na para niyo. Ang ginawa niyo, may dalagalang isang sakong panel. Sumakay siya, uusap siya, pero pagod na pagod pa rin. Bakit ba? Kasi, patingin niya, dalagalang pa rin. Sakong na pa rin. Karamihan po sa atin, ayaw natin pagbigyan sa amin. Ayaw natin panghariin ang ating panghariin sa atin. Wala nyo kami sa friends. Minsan dahil nag-negosyo po ako. May mga tao. Patinignan ko po yung kanilang nagsimula po kami. Patinignan ko po yung kanilang ito. Pagka-tax po sila. Gusto ko lang ibalik. Hindi dahil sa aking piso. Dahil sa kami na ng kanilang kawalan. Nagbibigay po sa akin. Pero sa kami na ng kanilang kawalan, masasaya sa akin. Nakikita po yung patawin ko na pagsawa na sa kita ko pagpapakot ang dito pala yung classmate ko, kaibigan ko. Nakita niyo ang papalo ko. Kung nalalay ko na. Kapatay, pasigin ko yung nalasing ako. Sige ako lang rin sa akin, makita. Ikaw ba yan? Ikaw. Wala ba ako? Wala ba ako? Gagata ko ba? Sobrang naman ito. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti. Napakatapat. Sabi ng ating Panginoon, ano yung kondisyon ng ating Panginoon? Take my yoke upon you. And learn from you. Wala ka tayo sa Panginoon. Ayun ang inirequire ng ating Panginoon. Learn from me. Receiving gifts diligently.
Seperti yang kami panggung buat Papa Bahaya dari siapa dari siapa di dari was dry, sour, king, snake, and lonely in heart. Napakabuti na ating Panginoon. Napakagaan ang kanyang pamano. Amen. Hallelujah. And His burden is like ayaw-ayaw. Bago po ako matapos, pagkasahin ko na lang ito para matiwis. The secret of happy people unified kingdom of God is here. Ang sekreto ng mga tao, masaya, pinagkaharian ang Diyos sa kanyang lahat. In Christ, we have a genuine peace in life. John 14:27, sabi na, peace I give you, my peace I give you, I do not give you to you as the world gives. Yung sinasabi ng Diyos, binibigay ng sanlibuhan. Di ba nakita niyo, pagkahanong ba rin mga umiyo, di ba, pag-inom na mga ano, pag-inom nila, oh, alam mo, kung yung mga adverfist ko, nalalaki ng katawan, pero yung totoo, sabi ng isang mga tumingin ka sa kanya, tingnan mo yung nagiging mga mag-inom na, nagiging mga mag-inom. Di ba, yung pinasag-inom? Pero nakita ko, busy mo. Hindi po ito yung na-adverf, kasi lahat ay pagkarayan. Hindi mo. Ay, nag-apag hindi in-open na natin Panginoon. Maganda. Pangalawa, it lies we may compromise. Hindi pa tayo sa mapagtagumpay. Romans chapter 8, verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Ang lahat nyo, pag-abi na ba nila? Sino ba mag-iwalay sa ating English? So, pangalaya pa, kagutuwan pa, kahirapan pa. Napagalak natin, ibigay sa atin ang nakasa, hindi natin kaya na pinakakarapin niya. Tulo-tulo na niya. Hallelujah. And Christ will secure you. Hebrews chapter 30 verse 5. I will never be the Lord for sake. Let me find this one. Lapas ko. Since, ano ko, since, 20. At Sunday school yun po kasi ako mahalo at the age of 12. Nakita ko po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa akin. Minsan may mga pagkakataon na pangalan natin wala na tayo na wala. Pero tingnan mo, 5 taon na nakalipas tayo, walang tayo. Tuwing ka, binibig lang natin yung Panginoon. Nag-play pa rin siya. Bigyan mo yung buhay ko siya. Bigyan mo yung buhay ko siya. Kaya sinabi niya sa Galatians chapter 3 verse 10, ayaw nila tayo mapahamak. Hindi na ako nagsisay. Lumapit sa kanya. Kaya natin siya huwag na ako ng ating buhay. Because He will never leave us nor forsake us. Iiwanan na lang wala siya. Bibigyan yung mga mahal mo sa buhay. Wala siya mga mahal mo sa kahit yung mga mahal mo sa buhay, pag nasa hospital ka, sasabihin na lang sa'yo, sana ako na lang, pag nasa sa'yo. Kaya lang hinap yung mga mahal mo sa buhay. Pero si Kristo, kaya kang tulungan na. Kaya kang tulungan. At pag-uwi, mga kapatid ko, believe in Christ, we will be a partaker of kingdom of heaven. Ito po yung ultimate goal. Kaya nga lagi namin tinataas, wala pong bida. Talagang gusto natin maibigay. Dahil kung mga ano namin, kung aming mga tema, mga pastor, ang tema natin namin si Kristo. Parang sabi na yung sentro na namin. And if Christ will be a partner of the kingdom of heaven, I say to you that many will come from the east and the west. They will take their places at the feast with Abraham, the Lord of God, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Ito mga tao, ito nauna lang sila sa atin ang panahon. Pareho natin sila, nauna lang sila, nauna sila sa atin. At ang pag-asa po, ang pagkahari ng Diyos sa buhay natin, ito ay ang extension sa panahon. Mga kapatid, ang pinakamagat po mangyari sa kaya kaya mo sa timeline na narinig ko. Ano yung timeline mo? Wala nang isip mo na. Isa, pinitingin din ako. Dapat ang pinakamagat ng mangyari, hindi na karoon ka na maganda ang trabaho ang asawa. Hindi po yung maganda yung nakikin ka ang sabi si Jesus sa buhay. Ano yung pagkakas mo na.
Sige, pinag-aari ko.